Nada nengong ka sa video digdi. Really? Sa tingin ko hindi niyo rin nagustuhan yung inyong nakita, but bago tayo mag-umpisa, welcome back to my channel. This is Didrick again talking about the reality of life. And mega shout out to all my subscribers, and thank you very much to all my new subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you will not miss any new updates from me. Ayan. Naguluhan ako doon sa ginawa, if she is the teacher, no? Kasi binibidyo pa eh, di ba? Then alis yung isa, palit isa din, palit, same mask, no guys? So, sabi ko nga eh, the graduates, all for one for all, no? Kasi, if yung picture with the masks is for photo ops, samba, para ipasa sa DepEd na they are following the new norm, no? Wearing the mask, no? Na pwede kayong mag-graduate, no? Physical distancing, walang physical distancing, etc. So, medyo nakakatakot tignan, di ba? Especially it's a mask at isa, hinga, iba sa kabila, hinga. So, hindi lang natin alam kung gaano karaming bata ba talaga yung ano, but on the video, there are 3 kids, no, nagpalit-palit ng mask. So, sana kung ganun din lang naman yung plan, just for photo ops, no, may papasa sa DepEd na nag-follow kayo, sana hindi nyo na ipinopost in public. Yan. For your own safety rin. Kasi hindi nyo nakainintindi safety ng mga bata sa isa't isa. Wala naman palang mask talaga, nag-iisa, pagpapasapasahan pa. E di, sana hindi nyo na lang pinost para hindi kayo mapupulaan ng mga taong makakakita. Just pinoto-ops ninyo, magsasama-samahin ninyo, kukulage ninyo, or ipapasa ninyo sa DepEd, o ito po, mga pasunurin kami, no? Yung mga bata nakamask habang nag-graduation kami, wala pang makakaalam. Sometimes you really have to ingatan din yung ano, yung mga ipinopost, di ba, for your own sake. I'm not condoning noong sa ginawa niyo, but binigyan nyo pa ng chance kami mga mamamayan na makita yung ganung pagkakamali, just because I'm sure kaya may ano, may picture na naka-mask o walang mask, di ba? Wala namang mask. Yung walang mask, yun yung para dun sa bata. At yung may mask, for sure, yun yung isasubmit ninyo. Then, sabi ko nga, di sana, hindi nyo nalang ipinakita sa mga kamayan yung ginagawa ninyo, kasi inilagay nyo pa sa alanganin yung mga kabataan. Lalo't lalo na hindi ninyo alam kung sino ba dyan sa nasa paligid dyan without any assurance na nobody is positive. So for me, the only thing lang na masasabi ko sa tingin ko, ayon sa akin yung aking mga subscribers, yung aking mga manonood, at sino pa man yung mga panibagong manonood na makakakita nito, na let us just hope and pray na nothing will happen with those graduates, no? Kaya nga sabi nga, di ba, pinaglalaban nga ng marami na wala mo na yung physical distancing dyan sa schooling, at marami din nagre-reklamo regarding dyan sa online. And they're trying to make that all resources na, sabi nga, may radio, may TV, it's not all about computers on how it will be. Diba? So, bakit nga pa nagmamadali ang iba na maghanap ng computers, ilalagay din naman pala sa TV. So, iayos ang circular na magkaintindihan. Then, for that matter, as I said, sana, walang maging problema sa mga kabataan na pinagpasapasahan, no, yung inyong all for one for all, no. Hindi kasi nabanggit kung isang probinsya ba, but it's totally new. Si teacher naka-mask, di ba? Papalit ng mask, hindi natin pwede sabihin ng mga nakaraang graduation pa yan, pero wala naman tayong COVID-19 before. Yun lang. Sana, sabi ko nga, yung mga ganyan, kaya minsan sinasabi nga, di ba, ingat sa pagtatay, mga pinopost or something, kasi minsan doon nagdi-discarril. So if you plan that situation, sana inisip ninyo na huwag mo ipopost yan sa Facebook, kasi para pinagyabang nyo pa yung gagawin ninyo, which is at the end, kayo doon yung mag-aman lang kung
how DepEd will react regarding this scenario. So generally, it will be them, IATF, right? So whoever, the municipality, kung saan man kayo nandoon, how these things happen, di ba? Wala pang suporta ng mask regarding sa mga bata, or etc. etc. And at the end of it, as I always, as I said earlier, I hope and I pray na sana walang mangyaring anumang madapuan ng sakit yung mga kabataang nandiyan dyan for their future. That will be it, guys. So, let's not be too judgmental regarding on the situation. But sabi ko nga, it's your own free will on how you will react regarding this matter. So, it's no longer on me. I'm just sharing just to give my opinion, my fair opinion regarding this situation. Okay, so again, this is Tedrick talking about the reality of life. As I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you will not miss any new updates from me. And still, everybody knows that COVID-19 is still here, so if there's nothing to do outside, not so important things, tagal-tagal na rin naman tayong under quarantine. So, nag-iingat tayo, wala namang masyadong kailangan importante, hindi naman tayo mamamatay siguro sa loob ng bahay, una tayong kumuha ng sakit sa labas, nadadali pa sa loob, lalo't andyan pa rin siya. So it will be better stay home, stay safe. Okay? And to my family, Mommy, I love you so much. To my cookies, Jake and Tricia, love you guys. At sa lahat ng mga kapwa ko, OFW, ang nasang paligman tayo ng mundo, at sa ating mga mahal sa buhay, ingat, ingat, ingat. God bless us all.